pagi sa paghunir sa banwa, tanang puwersa agaburnyugan, ABS-CBN Palawan, sa serbisyo iang mga Pilipino. Sa ulo ng mga nagbabagang balita, cartridges na ginagamit ng ospital ng Palawan para sa testing kaugnay ng COVID-19, ubos na. Swab samples muling ipapadala sa Maynila o ibang probinsya para matesta. Mahigit 150 returnees nakauwi na sa Palawan noong Linggo. Isang ROF sa Puerto Princesa gumaling na mula sa COVID-19. Puerto Princesa City Government, wala pa ring solusyon sa mga pumuesto sa natural waterways at salvage zone na nagdudulot ng pagbaha. Kalsada na mistulang may kanal sa gitna, nagiging sanhi ng pagkabalahaw ng mga sasakyan sa bayan ng Taytay. At klima, posibleng dahilan ng paglabas ng mga malalaking isda gaya ng dambuhalang grouper sa bayan ng Kuyo. Gabon Palawan, ubos na raw po ang mga cartridges ng mga Gen Expert machines na siyang ginagamit sa pag-test kaugnay ng coronavirus disease 2019. Dahil raw po rito ay kailangan na namang ipadala sa Kamaynilaan o kaya naman ay sa ibang probinsya ang mga swab sample para malaman kung ito ay positibo o negatibo sa COVID-19. Nagpapatrol sa Diana Lab. Ubos na ang ginagamit ng ospital ng Palawan na cartridges para sa reverse transcript polymerase chain reaction test para sa COVID-19. Ayon sa Department of Health, Mimaropa, epekto ito ng bumababang supply ng mga cartridges sa buong bansa. In fact, it's the whole country, not only for Mimaropa, na naubusan na ng cartridges. Ito para sa Gen Expert for RT-PCR, last Sunday ata or Saturday, ipito na lang cartridge, so by this time, ubos na yon. Dahil dito, kinakailangang ipadala ulit ang mga kinuhang swab sample sa mga suspected cases ng COVID-19 sa mga testing facility sa ibang probinsya o sa Maynila. Ginagawa namin yung mga specimen from different provinces ng Mimaropa, pina-redirect namin to other laboratories. So dito sa NCR, ang ating mga specimen dinadala sa RITM. Mm-hmm. And then we have requested San Lazaro Hospital and then the Lung Center Hospital. Mm-hmm. And then for Northern Palawan, we have also requested matanggap yung ating mga specimen sa GBL, sa GB Lingad Hospital. Mm-hmm. Ng Region 3. Aasahang 5 araw o higit pa malalaman kung positibo nga sa COVID-19 ang isang individual sa Palawan. Kaya ang mandato ng DOH sa mga lokal na pamahalaan, paigtingin na muna ang pag-isolate sa mga suspected cases ng COVID-19. So, ang implication yan, instead na we get the result the soonest time possible, nag-i-stay pa sila sa ating mga facilities. So this would mean talagang napupuno yung ating mga facilities. Kasi hindi pa nga ma-discharge because we are waiting for the result. Bukas naman ang Regional Interagency Task Force sa pansamantalang pagsuspinde ng pagbalik ng mga locally stranded individual sa mga LGU na puno na ang kapasidad. Paalala naman ng DOH na ang pinakamainam pa rin na pag-iwas sa sakit ay ang pagsunod sa minimum health standards at pagpapaalam sa mga otoridad oras na magkaroon ng kontak sa mga positibong kaso ng COVID-19. Diana Lat, ABS-CBN News. Patuloy po ang pag-uwin ng mga returnees dito po sa Puerto Princesa at Palawan. Sa ngayon ay nagbigay na rin po ng mga RT-PCR kits.
Ito pong Provincial Government of Palawan sa Calamianes para magamit sa kanilang testing. Nagpapatuloy Sir Rex Sugda. Nagpapatuloy ang pagpapauwi sa mga returnees dito sa Palawan kaloob ng iba't ibang programa na alinsunod pa rin sa guidelines ng Interagency Task Force. Nitong linggo, 151 dumating mula sa magkakaibang biyahe ng barko at eroplano na nanggaling sa Maynila at Iloilo. Maliban sa sweeper flights na inasikaso ng Overseas Workers Welfare Administration o OWA, ay tuloy-tuloy din ang hatid-tulong program ng Office of the President. Sumailalim din sa rapid diagnostic test ang mga ito sa Irawan Testing Facility bago ito pinauwi sa kani-kanilang munisipyo. Namahagi rin ang rapid diagnostic test o RDT test kits sa Calamian Group of Islands para mapigilan umano ang pagkalat ng COVID-19 sa mga bayan ng Coron, Busuanga, Culion at Linapakan. You cannot do away with the 20% that it can give you, the result that can give you. This is also 20%, hindi yan 0% na hindi nakaka-detect. Okay. So, and at this time, the nation has already have difficulty of acquiring cartridges. Mm-mm. So, talagang makakatulong naman yung ating mga RDTs. Naglabas din ang Kapitolyo ng Executive Order No. 81 o Guidelines for the Management of Inbound Travelers to the Province of Palawan. Kabilang sa mga bagong panuntunan ay ang pagkakaroon ng P2P o point-to-point transport na sasakyan ng mga inbound travelers sa lalawigan papuntang iba't ibang munisipyo. Nakasaad rin na dapat sagutin ng mga uuwing individual ang kanilang pamasahe pauwi ng mga munisipyo. Para makaiwas din sa exposure sa mga posibleng COVID-19 positive ay magkakaroon din ng designated drop-off point na tinukoy ng bawat LGU. Mananatili rin ang mahigpit na monitoring sa mga itinalagang quarantine o isolation facilities. Ilalagak naman sa island isolation facility ang mga magpupositibo sa COVID-19 na hindi nagpapakita ng anumang malalang sintomas o asymptomatic. Valuable po sa ating pong pag-restrict po ng mga dumarating po dito sa atin, sa ating probinsya po. Mm-mm. So to ensure po na wala pong makakarating po na hindi po tested and hindi po kumbaga allowed, kasi ang allowed lang po is bawal po ang leisure pa hanggang ngayon po, sir. And this bagong resolution po has been tackled in our latest na IATF last week po. Samantala, isang 30-anyos na returning overseas Filipino ROF ang karagdagang nakarecover sa COVID-19 sa Puerto Princesa. Sa huling tala alas 10 Lunes ng gabi ng IMT Puerto Princesa, 33 na ang nakarecover mula sa 50 kumpirmadong kaso ng COVID. 16 na lang ang natitirang aktibong kaso at isa ang namatay na residente ng Barangay Tanabaga. Nananatili rin sa 128 ang kumpirmadong kaso ng COVID sa mga munisipyo ng Palawan. 75 na ang gumaling mula sa virus habang 32 ang aktibong kaso. Tigisa ay mula sa Agutaya, Bataraza, Culion, Dumaran, Magsaysay, Nara at Rojas. 3 sa Brooks Point at Cuyo at 19 ang galing sa bayan ng Coron kung saan mataas rin ang local transmission. Nakarecover na rin ang mga nagpositibo sa bayan ng Aborlan, Araceli, Busuanga, El Nido, Quezon, Rizal, San Vicente, Sofronio Española at Taytay. Ang mga bayan na lamang ng Balabac, Cagayan Silio, Linapakan at Kalayaan Group of Islands ang natitirang malaya mula sa COVID-19 virus. Rex Ruta, ABS-CBN News. Kahit na ilang taon nang pinag-uusapan, hanggang ngayon ay wala pa rin pong malinaw na solusyon ng Puerto Princesa City Government sa mga nagtatayo ng istruktura at humaharang sa mga natural waterways at salvage zone na siya pong nagdudulot ng mga pagbaha sa lungsod. Nagpapatrol sa Diana Lam. Ipinatawag ng Puerto Princesa City Council ang ilang mga opisina upang talakayin ang pagpapanatili ng mga natural waterways at salvage zone sa lungsod matapos na muling maranasan ang pagbabaha sa ilang parte ng lungsod dahil sa mga natambakang daanan ng tubig. Una, ang problema natin sa baha sa Puerto Princesa na ang dahilan na itinuturo ay yung mga natural waterways na tinakpan na, na hindi na madaanan ng natural na daloy ng tubig na dapat lumabas sa ating mga
baybayin. Giit ng city zoning at DENR, malinaw sa batas na hindi dapat matambakan o patayuan ang lupa na dinadaluyan ng tubig kahit may titulo pa ang isang lote. Maliwanag din po sa batas that all waters belong to the state. Kahit na ito po ay naipasok sa inyong titulo, irerespeto mo po ang lahat ng tubig na dumadaan dito. Ito po yung nakalagay dito sa waters found on private lands that belong to the state. Continuous or intermittent waters rising on such lands, lakes and lagoons naturally occurring on such lands, rainwater falling on such lands, subterranean and waters in swamps and marshes. So maliwanag naman po yung batas na sinasabi niya na kahit na ito ay nasa loob ng private land, ang tubig na dumadaan dito belong to the state. So kinakailangan mo pa rin i-respect kung anong sinasabi ng water code. Pero sa kabila nito, meron pa rin mga pribadong individual na nakapagpatayo ng gusali. Paliwanag ng dating taga City Engineering, hindi binigyan ng anumang permit ang mga individual na ito. Yung hanggang ngayon po, hindi pa po nakakalusot yung permit ni Mr. Puwa. Hindi pa nakakalusot kasi nga ang violation in-impede nila o naharangan yung waterways. Yes, yun po ang violation. Yes, samantalang, ang City Engineering ang nagbigay ng permit sa kanila na magtayo dyan. Actually, sir, wala po kami ina-approval na permit. Sa ngayon ay nasa city legal na ang pagsasampa ng kaso sa mga pribadong establishmento sa lungsod na nakitang tinambakan ang mga natural na daanan ng tubig. Ang nakikitang solusyon ng mga bisita, maisakatuparan na ang drainage plan sa lungsod upang maiwasan ang mga pagbaha at ganitong mga problema. Na mayroong master plan ng drainage, siguro punduan na po natin para matuloy-tuloy na po yung drainage doon kung meron talagang plano po doon. Ang engineering po ay gumawa uli ng localized na mga areas at ngayon nga inuna nila itong San Pedro catchment. Mm-hmm. Kasi ano po yan eh, parang meron itong 7 priority catchment hanggang Santa Monica. So inuna po nila itong San Pedro and then susunod po ang maaring nag-iusapan po namin noon nung earlier pa, isusunod po itong area na ito lang sa may public market. Magkakarugtong kasi yan, public market, bababa ng Barinding. Medyo mahabang ano po kasi yan eh. Medyo mahabang area yan and it will cost us siguro mga 200 to 250 million. Hiling naman ang City Council na muling matalakay ang usapin at mapatawag ang City Engineering at City Legal. Diana Lat, ABS-CBN News. Nagsagawa po ng emergency shut-off ang Port Princesa City Water District kahapon matapos na masangi ng isang backhoe ang kanilang transmission line. Nagpapatrol si Arlie Capristante. Tumagas ang tubig sa bagong transmission line ng Puerto Princesa City Water District sa Barangay Siksikan, South National Highway nitong Lunes ng hapon. Nagkaroon kasi ng leak ang kanilang 16-inch new transmission line, Karamuran Bridge, matapos itong matamaan ng backhoe dahil sa ginagawang aktibidad malapit sa lugar. Kita naman po natin doon sa site na hindi naman po yung mismong line yung na-damage, yung ano lang po, yung blow-off lang po na nakakadet. Mm-hmm. Kumbaga nakausli po kasi yun doon sa linya. So yung blow-off po na yon, may thread yon and natanggal lang yung blow-off. Pero mabuti naman po at hindi nasira yung thread kaya pinalitan lang natin yung takip. So natapos din po kagad. Agad naman na nagsagawa ng temporary shut-off ng tubig upang ayusin ang linya. Pero halos 30 minuto lang ay naayos na rin agad ang linya. Hindi na rin nahirapan makapag-build up ng tubig kaya't hindi masyadong naramdaman ang paghina ng tubig sa poblasyon. Although nakapag-shut off tayo ng muntible natin, pero hindi naman po nagtagal and na-resume din natin kaagad. Ang in-anticipate kasi natin na mawawalan talaga ng tubig ay yung bayan, mm-mm, pero dahil nga po doon sa shut off ng source natin, nag-resume din kaagad, kahit po nag-shut off tayo, may tubig pa rin sa linya. So hindi na rin po mahihirapan mag-build up ng pressure kung sakali. May tao naman daw ang water district na nagbabantay kahapon pero hindi lang daw talaga ito nakita dahil na rin natatakpan na ng lupa ang apektadong linya. Samantala,
hindi na bago sa water district na nagkakaroon ng mga emergency leak sa kanilang linya, lalo na kapag may mga aktibidad na ginagawa kaugnay ng road widening. Sa katunayan, bago magsagawa ng mga aktibidad ng mga contractor, ay nagkakaroon naman daw ng koordinasyon sa kanila at kapag may major activities ay naglalaan rin sila ng tauhan upang mabantayan ito. Supposedly, before po sila mag-start ng activity nila, ay nakipag-coordinate na sila sa opisina para mabibigyan po namin sila ng mapa kung saan po yung mga pipelines natin. And iiwasan na lang po nila yon. Minsan, nagre-request po sila ng personnel from water district na nandun po sa area, especially maintenance team natin, para kung sakali man po magka-problema, meron po kaagad silang matatawag on-site na mag-aayos and tatawag sa office kung kailangan po ng, kumbaga kung kailangan ng backup. Kaya pakiusap rin nila sa mga contractor kung may mga major activities daw ay mas magandang makipag-ugnayan sa kanila upang maiwasan din ang mga hindi inaasahang problema na makakaapekto sa linya ng tubig. RD Cabrestante, ABS-CBN News. Sa bawat ngiti na inyong ibinigay, sa bawat luhang ating pinagsaluhan, sa bawat tagumpay na ating ipinagdiwang, sa bawat paghihirap na ating nalampasan, sa bawat suportang natanggap, sa bawat sakripisyong inialay, sa bawat yakap na inyong ipinadala, sa bawat tulong na inyong ipinagkaloob, sa bawat pag-asang di binitawan, sa bawat dasal na hiniling, sa bawat taon na tayo'y nagsama, walang katapusan ang aming pagpapasalamat sa inyong mga natatanging kwento. Hanggang sa susunod na kabanata, tayo'y muling magkikita. Maraming salamat, mga kapamilya. Hiling po ngayon ng mabahing patroller sa pamahalang panlalawigan na matugunan na ang kalsada mula sa Barangay Kataban patungo sa Barangay Liminangkong sa bayan ng Taytay dahil sa lubhanan ng kalagayan nito. Nagpapatrosong na Tol Cruz. Kababayan ko pong Palawenyo, kami pong mga naninirahan dito sa Liminangkong ay nakikiusap sa ating pamahalaang probinsya ng Palawan. Sa post sa Facebook ni Father Neil Bacones nitong linggo, labis ang kanyang pagkabahala para sa mga dumadaang sasakyan sa kalsada mula Barangay Kataban hanggang Barangay Liminangkong sa bayan ng Taytay. Dahil sa putik, nahihirapang dumaan ang mga sasakyan. Kahit po ako ng motorsiklo ko, pumunta, nagnisa po ako doon sa Kataban, nadaanan ko nga po yung sitwasyon na yan. So nadaanan ko po siya, linggo ng umaga. Pagkahapon, nakita ko po, mas nag-worse yung sitwasyon kasi may truck nang nabalaho pati, hindi lang bus. Tapos yung mga van, hindi na rin po makaakyat. Ang problema raw kasi, walang maayos na kanal sa kalsada. Sa halip daw kasi na nasa gilid ng kalsada, ay nasa gitna ang kanal nito. Kaya kapag panahon ng tag-ulan, sa gitna rin ng kalsada ang bagsak ng tubig. Hindi ito ang unang pagkakataon na naging problema ng mga residente at motorista ang nasabing kalsada. Ang gilid po noon ay medyo bangin. So, tapos, yun nga lang po, pumuputik po yun kasi yung tubig po na galing po sa kalsada na dapat sa kanal dumadaan, doon na po yun na pupunta sa gitna ng kalsada. Kaya po pumuputik. Dahil yung ilalim naman po nung kalsada ay medyo clay. Opo. So kaya po pagdating po ng ganitong tag-ulan, talaga pong nawawas out yung mga bato na panambak. So yung lumalabas po ay yun na po yung pinakailalim na clay. Kaya yun na po yung nangyari na doon na po na-stranded sa packet na yun sa may paanan pa po ng bundok na yun. Doon na po na-stranded yung mga sasakyan. May mga nalapitan na rin daw sila para pansamantalang matambakan ang lugar. Sakop ng probinsya ang kalsada, kaya nanawagan sila sa pamahalaang panlalawigan na aksyonan ito. Alam naman daw nila na hindi ito agad masisemento, kaya ang hiling nila ay ang agarang solusyon lang. Ito ay ang matambakan pansamantala ang kalsada at magawa ng kanala.
Kahapon naman ay agad ding nakarating sa pamahalaang panlalawigan ang panawagan ni Father Neil, kaya nagpadala na raw ang provincial government ng tulong. Pero yung portion na mahirapan, pinalabas si Father Neil Bacones, nais pa agad yun, pinapunta agad yung contractor doon, pinaayos na sa ganun, walang sasakyan na mag-discarate. May plano naman daw talaga ang provincial government na ipakongkreto ang nasabing kalsada. Yung buong stretch ng kalsada from Kataban, Kaliminangkong, nakaprograma for concreting. Yan ang may delay yung kontakto diyan sa kapulang ng sosong graba. Panawagan din nila sa mga mamamayan na kapag may makikitang mga ganitong problema ay agad na ilapit sa kanila para agad ding maaksyonan. Lynette de la Cruz, EBS-CBN News. Klima, ito na po ang tinitignan dahilan ng Palawan Council for Sustainable Development kung bakit naglalabasan ang mga malalaking isda gaya na lamang ng dambuhalang grouper na nahuli sa bayan ng Puyo. Nagpapatrol sa Lynette de la Cruz. Kamakailan lang ay isang oarfish ang natagpo ang patay sa Agusan del Norte, habang isang malaking isda rin ang nahuli sa Eastern Samar ilang oras matapos ang magnitude 6.6 na lindol na karaang linggo. Sa Cuyo, Palawan, isang dambuhalang grouper din ang nahuli nito ring nakaraang linggo. Tinatayang nasa 350 kilos ang bigat nito. Ayon sa Palawan Council for Sustainable Development, maaaring may kinalaman sa klima ang paglabasa ng malalaking isda. Siguro dahil sa klima, no, alam naman natin na may ongoing continuing climate change na nangyayari, no, sa buong mundo. And at the same time, parang last week nagkaroon ng lindol somewhere in Leyte or in basta diyan sa parteng Visayas ata. Ang nahuling grouper naman sa bayan ng Cuyo ay karaniwan lang din daw na nahuhuli sa Kawila. Yung mga ganyang klase na size, usually yan yung apex predator sa isang lugar, eh, no? So ibig sabihin, apex predator, nasa top siya ng food chain. At maaring isa lang siya roon sa area na yon, kasi nag-maintain din niya ng territorial jurisdiction, no? And kung mag-isa lang siya roon, wala siyang predator na kumakain sa kanya, siya yung top predator doon, so hindi siya naiistorbo. Malamang talagang matagal-tagal na siya ron sa area na yun. Sa ngayon ay kasama pa sa pwedeng ibenta ng mga isda ang ganito kalalaking grouper. Pero pakiusap ng PCSD na hanggat maaari ay huwag na lang hulihin. Breeder na yan, kumbaga marami pa yung pwedeng ma-produce na offspring, no? Na maliliit na punla ng isda. Pinag-aaralan na rin daw ngayon ng PCSD ang mga ilalabas nilang karagdagang listahan ng mga economically important species at maaaring makasama ang giant grouper. Meaning, pagka na-aprubahan na yun ng council and scientifically na back up na siya na talagang economically important species siya ng Palawan, so pag nailabas yung listahan na yun is magiging regulated na yung paghuhuli ng mga gantong klaseng isda. Maaari naman na ang nahuling grouper sa bayan ng Cuyo ay isa na umano sa pinakamalaking nahuling isda sa Palawan. Lynette de la Cruz, EBS-CBN News. Mayroon pong dagdag bawas sa presyo ng mga produktong petrolyo ngayong araw. Presyo ngayon sa pagpapatrol ni Diana Lam. Tambay muna mga driver na ito sa labas ng Old Puerto Princesa City Hall. Hindi para magpahinga, ngunit dahil ito na ang diskarte nila sa pamamasada. Epekto na rin ang malaking ibinaba sa kanilang kita, dagdag pa ang mataas na presyo ng gasolina. Naghihintay kami kahit na minsan medyo matagalan na. Maabot minsan isang oras, kalating oras, pinakamabilis na yung 15 minutes kung meron. Wala mang kasiguraduhan kung kailan may pasahero. Mas mabuti na daw ito kaysa umikot dahil sa ganitong paraan, nakakatipid sila sa gasolina. Nakakatipid kami sa ganito, sa gasolina. Pag nag-rubbing ka naman, 50-50. Halimbawa, kumita ka ng 300, yung gasolina mo baka 300 din.
Ngayong araw, nagpatupad ng dagdag bawas sa presyo ng petrolyo. 15 sentimos ang itinaas ng kada litro ng gasolina, habang may bawas naman sa presyo ng diesel at kerosene. 20 sentimos ang ibinaba ng kada litro ng diesel, habang 25 sentimos naman sa kada litro ng kerosene. Diana Lat, ABS-CBN News. Malinsang panahon po ang naranasan sa Palawan ngayong araw, ulat panahon sa pagpapatrol ni Ari Cabrestante. Mainit hanggang sa maalinsang ang panahon ang naranasan sa Puerto Princesa at Palawan. Ayon sa PAGASA, walang ibang sama ng panahon na nakakaapekto sa bansa, kaya't aasahan ang mainit na lagay ng panahon. Naglalaro ang temperatura sa 32 hanggang 33 degrees Celsius na may heat index na aabot ng 37 hanggang 40 degrees Celsius. Aasahan rin daw ang mga panakanaka mga pag-ulan, lalo na sa mga kabundukan sa hapon at gabi. Kunting kaulapan lamang ang dumadaan-daan dito sa atin sa Palawan. Dulot lang po yan ang localized conviction dahil wala po tayong anumang significant na weather system na makaka-apekto po sa atin. At dahil po dyan, mostly sunny po tayo, partly cloudy, isolated rain showers, dulot ng localized thunderstorm pagdating po sa dakong hapon at doon lang yun halos sa ating mga elevated areas. Samantala, patuloy na binabantayan ng PAGASA ang low pressure area sa labas ng bansa. Inaasahang lalapit ito sa Philippine Area of Responsibility bago mag-weekend. At maaari po siyang pumasok sa ating PAR sa araw po ng Miyerkules o Huwebes at onwards pa. At dito nga lamang po yan, gigilid lang po sa ating PAR. At medyo mababa yung chance na ito direktang magro-cross. Banayad naman ang karagatan, kaya't walang nakataas na gale warning. RD Cabrestante, ABS-CBN News. At yan ang mga mabalitang nakalap sa aming mas malawak na pagpapatol. Patuloy po kami maglilingkod, kapamilya. Ako po si Jay Zabanaga. Kami ang mga patol ng Pilipino hanggang bukas. Patamang sama, igmay nga po.